siya'y papurihan. Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan. Siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Webis tayo ng 12 na linggo sa karamang panahon. At ngayon, 20 ng Hunyo, ating gunitain si San Cirilo ng Alexandria. Siya yung nagdepensa sa pagiging ina ng mahal na Birhen Maria bilang Theotokos noong konsilyo ng Nicaea noong taon 431. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman ay kiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Sama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, ipinapahayag sa pang-aklat ng mga hari na ang pagkasala ng hari ay siyang dahilan na itinapon at binihag ang mga Israelita o ang mahinirang na bayan ng Diyos sa Babylonia. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na ating gawin ang kalooban ng Diyos upang tayo ay kagaya ng isang matalino na tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Tayo sa ating buhay, pananalig at panampalataya sa Diyos ay tinuturuan tayo na magiging matuwid at gumawa ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit dahil sa ating kahinaan at karupukan tayo nagkasala, lumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagap pagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababaya ang masadlak sa ligalig. Iniluhog namin ito sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa 2 aklat ng mga hari. Si Joaquin ay 18 taon nang maghari sa Jerusalem.
at ito'y tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina ay sinabustan na anak ni Elnatan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon pagkat tinularan niya ang kasamaan ng kanyang ama. Nang panahong iyon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nabucodonosor, samantalang ang mga kawal ng Babilonya ay nakapaligid sa lungsod, dumating ang Haring Nabucodonosor. Nang magkagayon, sumuko sa kanya si Haring Joaquin, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno, at lahat ng tauhan sa palasyo. Binihag sila ni Nabucodonosor noong 8th year ng kanyang paghahari. Sinamsampan niyang lahat ang kayamanan sa palasyo at sa templo. At tulad ng ipinagpauna ng Panginoon, ipinagawa ni Solomon sa templo. Tinangay niya ang lahat ng mga taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat-lahat ay umabot ng 10,000. Wala silang itinira liban sa pinakamahihirap. Tinangay nga niya sa Babilonya si Joaquin, ang ina nito, mga asawa, mga pinuno, at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Tinangay rin niya ang may 70,000 kawal at ang 1,000 dalubhasa at mga panday na pawang matitipuno at angkop maging mandirigma. Si Nataniyas ang ipinalit ni Nabucodonosor kay Joaquin bilang hari ng Huda at pinalitan niya ng Sedekiyas ang pangalan nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hentil ang lupang pangako, kaya't iyong masdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Animo ay tubig sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang do'y nakasaksi, hindi mapigilan yaong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Iyang iyong galit sa amin o poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana. Kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala'y patawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama, ako'y mananahan. Alleluia. 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 Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit." Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, "Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga pabalaghan sa iyong pangalan." At sasabihin ko sa kanila, "Kailan may hindi ko kayo nakilala. Lumayo kay sa akin, mga mapaggawa ng masama." Kahit ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon sa lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao ay namangha sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga iskriba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus nasa Reino. Nasa Webis tayo na ika-12 na linggo sa karaniwang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Ang ating pong paksa ay ang matuwid na gawa. Right action. Sa salitang Hebreo, dahil ang mga unang pagbasa natin, di ba pa, ang matuwid na gawa ay tula na tuna. Nasulat naman sa Koine ko Nagrigo sapagkat ang ating ebanghelyo at ang iba pang nakasulat sa Bagong Tipanan ay nakasulat sa Koine ko Nagrigo sa orihinal, ito ay sustri rase. Nasali naman sa Latin, actio justa, ang matuwid na aksyon o gawa. Ano ba ang matuwid na aksyon o gawa? Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 7, verso 21, sinasabi ng ating Panginoon na ang matuwid na gawa ay yung gumagawa na ayon sa kalooban ng Diyos na Ama. Na ibig sabihin, ang ating gawain ay ayon
sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, sa versikulo 24, Kapitulo 7 ngayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, na ang gumagawa ng mabuti at ayon sa kalooban ng Diyos ay isang matalino na tao na parang nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato na kahit bagyo, hangin o baha ay hindi matitinag at hindi mawasak sapagkat maganda ang pundasyon sa ibabaw ng bato. Ito yung tinatawag na ang paggawa ng matuwid. Ang hindi gumawa ng matuwid ay magkaroon ng parusa ng Diyos. Kaya po ating napakinggan sa ating unang pagbasa sa Pangaklat ng Mga Hari, Kapitulo 24, verso 8 hanggang 17, itong si Joaquin, batang-bata pa, mapusok, ay gumagawa ng lahat ng mga gawain na hindi dapat gawin ng isang pinuno o ng isang hari dahil tinulad niya ang pagkakasala ng kanyang mga ama na naging hari din. At dahil dito, pinihag siya kasama ng buong pamilya niya, yung kanyang mga nasasakupan na mga prinsipi, mga tao, mga kawal niya, mga pinuno niya at iba pa, dahil sa kasalanan na kanyang nagawa na hindi siya tumatalima sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang pagdalima sa kalooban ng Diyos ay ang pagkinig sa salita ng Diyos na noon ay tinuturo ng unang propita na si Moises at sinunod ng iba't iba pang mga propita at itinuro din ng ating Panginoong Hesus. Kaya sinasabi sa ating Salmos 38 ngayon na nag-antay ng ang bayan ng katuparan ng pangako ng Diyos sapagkat naghihirap na sila. Kaya dumulog ang salmista, dahil sa ngalan mo poon, iligtas kami ngayon. Ang hiningi na kaligtasan ay ang kaligtasan na sila ay magkaroon ng buhay na malaya dahil sila'y dinala doon sa Babylonia. Ang Babylonia, sa ngayon po, ito po yung bayan ng Iraq at mga karatig na bayan. Malaking empire sa kapunan ni Haring Nebuchadnezzar na kung saan silang lahat ay binihag dahil sa hindi pagtalima sa kalooban ng Diyos. Kaya ano po ang ating gawin? Una, makinig tayo sa salita ng Diyos. Saan po nagmumula ang salita ng Diyos sa ating panahon ngayon? Ang salita ng Diyos ay nababasa o laging binabasa dito sa panahon ng Misa sa tinatawag nating mga salita ng Diyos. Namula po yan sa Biblia. At kung kayo'y may Biblia, mabasa ninyo ang salita ng Diyos doon sa libro mismo na banal o Biblia. At yung salita ng Diyos, ito yung mga turo na dapat magbigay sa atin ng pangaral na kailangan tayong gumawa ng mabuti, na ang lahat ng ating mga napakinggan na minsahe na mula sa Diyos ay dapat nating isabuhay. Sapagkat kung tayo'y namumuhay lang ayon sa ating gusto, o kaya namumuhay lang dahil akala natin ito ay totoo, ito ay ginagawa ng iba, hindi po yan ang tama. Ang tama ay ang pinakabatayan, ang salita ng Diyos, kung anong nasusulat sa Biblia, kung anong tinuturo dito sa simbahan, kung anong tinuturo sa mga taong may kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, ito ang dapat nating isabuhay. At huwag nating iwalang bahala ang lahat ng mga pagtuturong ito sapagkat ito ay maghatid sa atin ng kaparusahan. Ang kaparusahan na nangyari kay Haring Joaquin ay isang turo sana upang huwag na tayong tumulad sa ibang tao na nagpabaya at hindi naging seryoso sa pagsabuhay sinuturo ng Panginoon sa mga salita na nakasaad doon sa Biblia. Yun pong gustong mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, pumalakpak ng mas malakas pa upang tayo ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at hindi tayo padalos-dalos lang sa ating buhay.
Kasi kung minsan, nakikinig kayo kung anong mga nakapost doon sa iba't ibang social media sa pamagitan ng inyong cellphone o kaya sa computer, mayroon kayong mga apps na nandoon, akala ninyo masaya kayo, akala ninyo totoo yon. Hindi po. Kailangan ang batayan ng ating ginagawa at desisyon sa paggawa ay ang Biblia, ang salita ng Diyos. Napakalaga sa ating panahon ngayon na tayo ay gagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil marami na pong mga tao na nagpabaya na at kung ano-ano na lang ang ginagawa at ang akala nila, ito ay totoo. Magulo na ang mundo. Kasama na ang parte ng Pilipinas na tinatawag nating West Philippine Sea. Gusto ba natin na lalo pang magulo ang buhay natin? Babalik tayo sa Diyos. Magbago tayo. Ibatay natin ang lahat ng ating aksyon sa Kanyang salita. At tumatalima tayo sa kalooban ng Diyos. Yun ang makapagligtas sa atin. Hindi kung sino mang politiko, kung sino mang mga namumuno, kung sino mang mga tao dito sa mundo. Diyos lang ang tunay na makapagligtas sa atin. Kaya makinig tayo sa Kanyang salita. Isabuhay natin ang salita ng Diyos. At ang ating buhay ay magkaroon ng kaganapan, buhay na ganap at ikasyesya. Sapagkat sa salita ng Diyos, tayo ay may kaligtasan. Sapagkat hindi tayo pababayaan ng Diyos. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananalig tayong kumakapit sa ebanghelyo na naghihikayat sa ating itatag ang espiritual na tahanan sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo ngayon sa Ama. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga pinuno at miyembro ng simbahan, naway mamuhay sa espiritu ng ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng tapat at mababang loob na paglilingkod, manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga mag-asawa, naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa isa't isa at sa mabuting halimbawa na kanilang ipinakikita sa kanilang mga anak, manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga kabataang lumalaki sa magulo at nakalilitong daigdig, naway makatagpo ng kahulugan sa kanilang mga buhay at matulungan silang malagpasan ang anumang kabiguan, manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga may sakit na nagdurusa sa masamang pangangatawan, naway makaranas ng mapagmahal na kabutihan, mapagkalingang presensya, at mapagpagaling na kapayapaan ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Sa mga taong nauna nang lumisan sa mundong ito, naway igawad ang walang hanggang kapahingahan at walang katapusang liwanag, manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, ukitin mo ang iyong mga salita at ang mga utos sa aming mga puso at akayin mo kami sa daan ng pag-ibig at kapayapaan. Hingin namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo.
aming alay sa iyo, Panginoon. Ang tinapay at alak ni iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magbiwang bilang isang sambayan na. Sitayo po ang lahat. Manalangin kayo, kapatid, upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangitunay, marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming mahayag. Kaya nito'y wala mang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, nakikinabang ay kami rin pinakahirapan sa pangitan ng iyong anak namin na mahal. Kahit isa namang helsi si awit ng papuri sa umpay sa kalangitan, kami nagbubungi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ang banal, makalob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo na ang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo inipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Cirilo ng Alexandria, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo
sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintol sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. That I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me. In this night of exile, stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread.
the light which disperses all darkness. The force that sustains me, thy need, joy of my heart, stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness. The force that sustains me, and I am in joy of my heart, and I am in joy of my heart. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno, kay narito, kay naugnay sa iba't ibang social media platform at nakusposting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin na dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng bigay ng tulong sa Quiapo Church, sa pamakatulong Quiapo Church, sa kapwa nating mga mahirap at ang ilangan.
Salamat po sa iyong tulong. Pagpurain ka ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpurain kay lagi ng Pong Isus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin at nagbigay ng tulong. Naway magbiyaya ang Diyos sa inyo, siksik, liglig at nag-uumapaw. Tumalima sa kalooban ng Diyos ay ang pagkinig ng kanyang salita at pagsabuhay nito upang tayo ay gumawa ng matuwid. Ngayon po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay na pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Inayag mo sila ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ang kana nagsusumamo sa makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga ng imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon nito na maalala ng pangako sa binyag na ikaw ay kaling ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maiking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating Pong Isus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.